huli ang sandamakmak na lumabag sa mga health protocol at iba't ibang ordinansa sa Quezon City. Dinampot ang mga walang suot na face mask at mga lumabag sa curfew kabilang na ang ilang minor de edad. Abangan po ang iba pang detalye ng balitang yan maya-maya lang. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Inihain na sa U.S. Congress ang panukalang suspindihin ang mga tulong ng Amerika para sa militar at pulisya. Dahil daw po ito sa umano'y human rights violation sa bansa. Ayon sa naghain ng Philippine Human Rights Bill na si Pennsylvania Representative Susan Wild, sagot daw ito sa pagkakapasa ng anti-terrorism law dito sa Pilipinas na tinawag niyang pag-atake umano ni Pangulong Duterte sa mga aktivista at miyembro ng oposisyon. Hiniling din ng kongresista na harangin ang mga tulong mula Amerika para sa ating pulisya at militar hangga't hindi raw naabot ang kriteriya na itinakda ng panukala. Kabilang dito ang pagpapanagot sa mga pulis at militar sa bansa na sangkot sa human rights violations, proteksyon sa mga mamamahayag, human rights at LGBT rights defenders at mga kritiko ni Pangulong Duterte. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang reaksyon ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines kaugnay sa panukalang ito sa Amerika. Itinanggi ng AFP at PNP na may kinalaman sila sa fake accounts na pinagbubura ng Facebook dahil sa paglabag umano sa kanilang patakaran. Balita hatid ni Emil Sumangil. Mga post na may kinalaman sa Amerika at post na kritikal sa oposisyon, mismong Facebook ang naglagay ng mga iyan bilang halimbawa raw ng mga binura nila sa kanilang network. 155 Facebook account, 11 Facebook pages, 9 na Facebook groups at 6 na Instagram accounts ang tinanggal. Dahil sa paglabag daw sa patakaran nila laban sa panghimasok ng dayuhan o gobyerno sa pamamagitan ng coordinated inauthentic behavior sa ngalan ng nanghihimasok. Ibig sabihin, akala mo nga post ng mga totoong tao pero coordinated pala. Sa China raw ito ikinakasa pero tinatarget ang Pilipinas, Southeast Asia at ang Amerika. Kabilang sa mga post nila ay mga content na sumusuporta sa Pangulo at sa posibleng pagdakbo ng anak niyang si Mayor Sara sa 2022 presidential election. Gayun din, ang mga kritisismo sa Rappler, mga isyong may kinalaman sa mga OFWs, pati mga post kaugnay ng China. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ipinauubayan na nila sa Facebook ang usapin. Pero nakikiisa raw sila sa pagtataguyod ng katotohanan at pagbaliwala sa mga maling impormasyon, kasinungalingan at pagkamuhi. Sabi naman ni Mayor Sara Duterte, ni hindi niya batid na pinapahintulutan ng Facebook sa China. Ngayon daw, alam na niya. Bukod yan, mahigit 50 Facebook account, 31 Facebook page at 20 Instagram account ang binura rin. Dahil sa magkakaugnay na aktibidad na umaasa sa fake accounts para hindi mahuli, kabilang sa mga post nila ay tungkol naman sa paglaban sa terorismo, anti-terrorism bill, pati kritisismo sa komunismo sa mga aktivista at oposisyon. Gayun din, laban sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front, tinangkang itago ang pagkakakilanlan nila. Lumabas sa investigasyon ng Facebook na konektado ang mga accounts sa militar at pulisya ng Pilipinas. Kabilang sa mga inihalimbawa nila ay paglista sa ilang paaralan bilang recruitment base ng CPP. Hindi naman ibininyag ng Facebook ang mga ebidensyang pinagbasehan nila ng pagbura sa mga account. Itinanggi ng PNP at AFP na nagpapatakbo sila ng fake accounts para sa ganitong klase ng mga propaganda. As far as we are concerned, official Facebook pages of the PNP and those of our lower units remain compliant with the standards and we continue to serve its purpose along these objectives. All the official social media accounts of the armed forces are up and running. Hindi man sila kasama din sa mga na-takedown. But rest assured that they do not tolerate the uploading of fake news, of course, in a fictitious social media accounts. Gayunman, may mga Facebook page na posible raw tinanggal na tinanong ng AFP Chief of Staff kung pwedeng maibalik tulad ng Hands Off Our Children at ibang grupong contra child exploitation, trafficking at terrorism. Tinanong iyan ng mag-courtesy call daw sa AFP Chief of Staff ang Facebook Policy Team. Doon, nilinaw daw ng Facebook na behavior o pattern ang focus ng pagtatanggal ng hindi mismong content ng post. Gayunman,
paiimbestigahan pa rin daw ng AFP ang mga naalis na account. Right now, we're looking into yung mga personal accounts actually. Baka ito rin yung tinutukoy ng Facebook Philippines. Bago nito, noong March 2019, ay nagtanggal na rin ng Facebook ng mga account at grupo dahil din sa inauthentic behavior na natuklasang konektado kay Nick Gabunada, ang dating head ng social media team ni Duterte noong 2016 elections. Sabi ni Gabunada noon, miyembro siya ng ilang ipinasarang Facebook group dahil sa papel niya sa kampanya pero hindi raw siya ang nag-organize ng network na ito sa Facebook. Sabi naman ng Noe Presidential Spokesperson, walang kinalaman ng Pangulo sa mga tinanggal na Facebook accounts. Emil Sumangil, GMA News. At sa punto pong ito'y makakausap natin ang bagong talagang spokesperson ng Philippine National Police, si Police Colonel Ismael Salongayu. Magandang tanghali po sa inyo, si Connie Season po ito. Ma'am Connie, magandang tanghali po. Yes, sir. Ito ho, kukuha lang kami na sana ng reaksyon. Unang-una, patungkol po doon sa report po na kakapalabas pa lang ho natin, sa report po ni ng ating pong kasama dito, no? At sinabi nga ho, yung pagtatanggal ng Facebook, no? Yung pagbubura, pag-aalis ng mga fake accounts. At ang itinutukoy nga po daw, ang may kagagawan ay ang PNP at ang AFP, no? Ang militar. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Ma'am, sa PNP na party po, we vehemently deny that. All right. At meron din daw sa Buatan, yung mga Chinese trolls, tila gumagastos daw yung PNP ng pera. I know you said na you deny it already, pero kamusta ho ba? Meron ho ba talaga kayong, may mga ganitong action ho ba kayong ginagawa? Particular po para doon, syempre, no, na masawata yung ilan po sa mga nakikita ninyong mga accounts na maaari pong maging parang detrimental ho sa gobyerno. Sa kasalukuyan, ma'am, ang ITMS namin ngayon ay inatasan ng ating chief PNP para po tingnan yung mga accounts ng mga subordinating offices namin, mga PROs namin, para mag-submit ng kanilang actions taken if there is or there are fake accounts. So far... Kung meron, we will investigate. Okay. But there is no official state policy po para pag sasagawa ng mga online attacks or red tagging po o mass deception sa social media, particular po sa Facebook? Ma'am, ang parte na yan, ma'am, kasi kung titingnan natin, ang Philippine National Police, through our DPCR sa community relation, talagang ginagamit ang Facebook. Opo. Para makakonect tayo sa community kasi yan ang partner natin pagdating sa tinatawag na peace and progress. Pero when it comes to that activity, we do not do that. I see. All right, ito naman po sa issue naman ng US Congress nga po daw, no, na sinasabi sa panukala na alisin na yung official security assistance sa mga pulis at militar ng bansa dahil sa umano human rights violation at yung pagpasa daw na anti-terror bill. Ano ho naman ang reaksyon niyo diyan? The Philippine National Police always uphold the rule of law and and US respect human rights. Okay. But of course, with this anti-terror law, the PNP supports. Mm-hmm. Okay, pero yung kakamustahin lang ho namin yung mga kaso na naibkaso na ho dati din sa mga miyembro po ng mga pulis, ano, na sinasabing nagkaroon nga ho daw ng paglabag sa human rights. Ano ho ang update natin sa kanilang mga kaso? These cases are still being processed. Mm-hmm. Meron ng mga... tinatrabaho, we will still be waiting for the results. Mm-hmm. Pero pag tinanggal nga ho ng Amerika ang kanilang suporta sa PNP at sa militar, gaano nga ho ba talaga kalaki ang magiging effect nito sa ating mga polisiya, sa pagpapagalaw po ng ating mga tauhan? Hindi ganun kaagad yan. Pinag-uusapan pa nila yan because this is executive in nature. Yes, so, sir. It will be discussed on. Pero malaki ba ang impact nito pag tinanggal talaga ang support po ng US? It will remain to be seen. Mm-hmm, mm-hmm.
Sa ngayon po, siguro maganda hong marinig po mula sa inyo, no? Para po doon sa mga, syempre, may mga ilang kababayan tayo, no? Na umabatikos pa rin po sa pulisya, patungkol pa rin po sa mga sinasabing human rights violation. Ano ho ba ang inyo pong masasabi tungkol pa rin po dito? Well, sa ating mga kababayan na huwag po kayong magsawang magtiwala sa ating mga police. Gagampanan namin ang aming trabaho sa abot ng aming mga kaya. At susundin namin ang batas at kami naman ang nagpapatupad nito. Though merong iba na talagang nalilihis ng landas, pero iilan lamang po yan at talagang ini-implement natin yung internal cleansing natin kung sakasakaling meron mang reports ng mga omission ng offenses na labag sa karapatang pantao. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Ma'am Connie, at sa mga taga-tunod natin, maraming salamat po. Yan po naman si Police Colonel Ismael Salonga Yu, ang bagong spokesperson ng Philippine National Police. Dahil po sa pandemya, pinagbabawal muna ng IATF ang publiko sa nakasanayang trick or treat ng mga bata tuwing Halloween. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, matapos na ipagbawal ang pagpunta sa mga sementeryo sa paparating na untas para iwas hawahan sa COVID-19. Nais din ngayon ng National Task Force Against COVID-19 na huwag na rin munang gawin ang nakasanayang trick or treat ng mga bata, pati na ang mga Halloween party. Sabi ni Secretary Vince Dizon, Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, baka mabubuting maghintay na lang muna ng Halloween 2021 ng mga tao para magawa muli ang mga aktibidad na delikado raw ngayong may pandemya. Dahil malimit na na-off guard, Rafi, at nagre-relax ang mga tao dahil sa masayang aktibidad. Pangamba naman ni Secretary Carlito Galvez, Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, baka raw sanasabi maaktibidad pa magkaroon ng pagkakamali at doon kumalat ang sakit kaya hindi nila hinihikayat ang ganitong isang halimbawa rin ng mass gathering. Para naman kay Batangas Vice Governor Mark Leviste, pwede naman maging creative ang trick or treat at Halloween dahil pwede na rin itong gawin online sa pamamagitan ng internet. Kahapon nga, Rafi, ay dinalaw ng IATF ang Batangas dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. Sa halos 6,000 kaso, 2,600 pa ang active, pero ang mas ikinababahala ni Galvez, higit 2,000 na positibo sa COVID ang naka-home quarantine. Iaalis sila sa mga tahanan, pagtitiyak naman ni Vice Governor Leviste. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Mga kapuso, inirekomenda po ng Department of Health na magkaroon ng price ceiling sa COVID-19 swab test para mapigilan ang labis na paniningil ng ilang ospital at pasilidad. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa iba't ibang mga paraan para matest para sa COVID-19, nananatiling gold standard ika nga ang RT-PCR test o mas kilala bilang swab test. Ito raw kasi ang pinaka-accurate na paraan para malaman kung dinapuan na nga tayo ng kinatatakutang virus. Marami nang nakinabang sa libreng test sa mga pasilidad ng gobyerno at mga LGU, pero marami rin ang kinailangan magbayad para sa kanilang test. Tulad ni Sam, hindi niya tunay na pangalan, na tig 4,300 ang ibinayad ng magpa-swab test sila ng kanyang ina sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Nakuha nilang resulta kinabukasan lang. Two of our relatives kasi got positive and meron kaming directly contact. So since kasama ko yung mommy ko na senior na din, we decided magpa-swab test na din. Mabigat siya, lalo na ngayon na hindi naman namin gusto magpa-swab test, pero kailangan para malaman namin kung meron talaga kami or wala. Yung 4,300 na binayad ni Sam, maliit pa pala. Dahil si Aling Susan, hindi rin niya tunay na pangalan. Siningil ng kabuang 12,400 ng isang pribadong klinik sa Antipolo na magpa-RT-PCR test itong Hulyo. Ang masaklap, inabot pa rin ng 5 araw bago nila nakuha ang resulta. Hindi na po kami naghanap ng iba kasi yung mga anak ko po,
pinush na nila na maano agad kasi prior dun sa nawalan ako talaga ng parang yung pinaka-alarming sa amin yung nawalan ako ng pangamoy. Sobra-sobra. Kawawa naman yung mga iba na wala namang kakayahan talaga. Ang malaking pagkakaiba sa mga presyo ang dahilan kung bakit irerekomenda raw ng Department of Health ang paglalabas ng executive order para magpatupad ng price ceiling na maglilimit sa presyo ng mga COVID test. Bakit ba executive order ang hinihingi natin? Kasi ngayon meron ho tayong batas. Ito pong batas na ito, nakasaad po dyan yung price ceiling for medicines. Pero hindi po nakasama kasi yung for diagnostics and even professional fees. So that is what we have tried to study at ito po ang atin pong hinihiling na baka for this pandemic situation that we have this time, we can be able to have this executive order so that we can somehow regulate the prices of swabs or the prices of testing for COVID-19. Ang presidente po ay nag-issue ng executive order imposing price caps on medicines, so I don't think it is impossible for him to issue this executive order. Naglipa na rin online ang mga ads para sa swab testing na nag-aalok din ng home service. Magkakaiba rin ang presyo at depende kung gaano mo kabilis gusto makuha ang resulta. Itong isang ito, 7,500 ang singil para sa resultang makukuha mo sa loob ng 48 to 72 hours. May express service din na may resulta na sa loob ng 24 oras. Yun nga lang, ang singil nila, 12,500. Meron din namang nag-aalok na hanggang 3,300 bawat test para sa mga corporate accounts, pero kung paisa-isa lang, 6,500. Ang Malacañang naglabas ng listahan ng 15 mga pasilidad sa iba't ibang panig ng bansa kung saan pinakamura magpatest sa ngayon. Hindi lalagpas sa 2,000 pesos ang singil ng mga ito para sa RT-PCR test. Pinaghahalaga ng 1,750 hanggang 2,000 pesos lamang po. Ivan Merina, GMA News. Mga senior citizen na hindi makalabas ng bahay dahil sa COVID-19 pandemic ang inabutan ng tulong ng Philippine Red Cross at Chinese Embassy sa Pasay City. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, naghatid ng ayudang food pack sa 500 senior citizens ang Philippine Red Cross at Chinese Embassy bilang tulong sa mga residente ng Barangay 180 sa Pasay City. Nakatakdang magbigay ng 40,000 mga friendship packs ang Chinese Embassy sa tulong ng Red Cross sa iba't ibang lungsod sa Kamaynilaan. Pangatlong relief mission na ito sa gitna ng pandemya. Tatlong araw na supply ng kape, noodles, corned beef at iba pang mga pagkain ang nasa laman ng mga dekahong friendship pack. Target ng Red Cross at Chinese Embassy na mabigyan ng ayuda sa Pasay ang mga senior citizens na hanggang ngayon ay hindi pa rin pwedeng lumabas ng bahay dahil sa banta ng COVID-19 virus. Nagpaabot ng pagbati sa pamamagitan ng video message si the Chinese Ambassador Huang Xiliang at Red Cross Chairman Senator Richard Gordon. Malaking bagay daw ito para sa pamunuan ng barangay dahil limitado ang pondo para mabigyan ng sapat na ayuda ang lahat ng mga residente. Tuwang-tuwa naman ang mga nakatanggap ng relief goods na sinikap magkaroon ng social distancing para iwas ang gulo sa pamumudbod at para na rin sa kanilang kaligtasan. At yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Sa Zamboanga, nag-viral ang isang surprise birthday party ng isang opisyal na ginawa 4 na araw matapos na may magpositibo sa opisina. Balita hatid ni Darlene Kai. Happy-happy ang pa-birthday kay Zamboanga City Special Economic Zone and Freeport Authority Chairman Raul Regondola. 4 araw yan matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa nilang empleyado. E di ba bawal ang mass gathering? Hindi pa rin yon mass gathering kasi work days yun eh. Trabaho yun, may trabaho kami yun. That is Thursday. Paano maging mass gathering yun? Paliwanag pa niya. Sinurpresa lang siya at nasunod naman ang health protocols gaya ng social distancing. Voluntaryong nag-isolate si Regondola. 2 magkahiwalay na aksidente ang naitala sa Makati kagabi. Kabilang dito ang isang sumemplang na motorsiklong may sakay na 2 babaeng hinihinalang nakainom. Balita natin ni May Bermudez. Nayupi ang harapang bahagi ng sasakyang ito nang bumangga sa poste ng stoplight sa panulukan ng South at Kalayaan Avenue sa Makati City kaninang madaling araw. Sabi raw ng driver sa mga rumisponde, may sinusundan siyang motorsiklo at di raw na malayang mahahagip na niya ang poste. Underestimate niya yung ano dahil mayroong nakauna sa kanyang sinusundan niya yung naka-convoy, yung kaibigan niya. Biglang lumiko yung nakamotor. Siya pagkaliko niya na
na-underestimate yung ligo niya, napatama siya sa poste ng stoplight. Mabuti na lang at nag-deploy ang airbag ng sasakyan kaya't hindi gaanong malubha ang lagay ng biktima. Gayunman, kinailangan pa rin siyang dalhin sa ospital. Bago yan, ilang metro lamang ang layo, sumemplang ang motorsiklong sakay ang dalawang babae. Birthday daw ng isa sa mga sakay at bibili sana ng yelo. Posible raw nakainom ang dalawa kaya na-aksidente. Malamang medyo nakainom malang na kasi may okasyon doon nagiinuman doon sa kanila eh. Wala na sa lugar ng pinangyarihan ng dalawa kaya hindi na sila nakuna ng pahayag. May Bermudez, GMA News. Huli sa magkahiwalay na buy-bust operation ang dalawang babaeng tulak umano ng droga sa Quezon Province. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Kapwa walang trabaho dahil sa COVID-19 pandemic ang dalawang babae na nalambat ng pulisya sa Lucena, Quezon sa magkahiwalay na buy-bust operation. Kaway, inaarest ako sa salang pagbibinta ng droga ha. Sa Purok Trade Barangay Ibabang Iyam, unang nahuli sa aktong nagtutulak ng droga ang 25 anyos na si Alisa Cruz alias Alex. Sa halagang 500 piso, na-entrap siya ng mga otoridad. Sa kabuuan, 15 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa kanya. Sa isa pang buy-bust operation sa Barangay Gulang-Gulang sa Lucena pa rin, arestado naman si Alain Kitts Natividad matapos siya mabilhan ng 4 pakete ng illegal na droga. Wala rin siyang ibang pinagkakakitaan kaya naisip daw niya makipagsapalaran sa shabu. Pareho silang inginuso ng mga dati nilang nakatransaksyon. Natuntun po ng ating mga operatiba, ito pong dalawang suspect na ito dahil po doon sa mga revelation ng dati po nating mga nahuling mga drug suspect na kung saan po sila po yung itinuturo na nagbebenta ng illegal na droga. Hindi nagbigay ng pahayag ang dalawang suspect. Bam Alegre, GMA News. Sa Culiat, Quezon City, mahigit 200,000 pisong halaga ng marijuana ang nasabat sa isang drug suspect na nagpapanggap na driver ng courier service. Balita hatid ni James Agustin. Nakabalot sa mga plastic bubble wrap ang mga marijuana na idideliver sana ng 22 anyos sa si Benjamin Parcon alias Nonoy. Naaresto si Parcon sa buy-bust operation sa Barangay Culiat, Quezon City. Nakakuha sa kanya ang halos 2 kilo ng marijuana na may street value na mahigit sa 200,000 pesos. Ayon sa pulisya, si Parcon ang tinuturong source ng droga ng ibang suspect na nauna nilang naaresto. Ang modus na kanyang pagbebenta ng illegal na droga ay through nagpapanggap siyang isang delivery boy ng isang courier na kung saan kanya itong binabalot para hindi mahalata. Umamin si Parcon na mahigit 10 beses na siya nagdi-deliver ng marijuana. Pero iniuutos lang daw sa kanya ito ng isang alias Lorenzo, kapalit ng 500 piso. Pag may gigit po sa kanya, sinasabihan niya ako, kinakontak niya ako. Ako yung nakikipag-meet. Ako yung sinasabihan niyang may pag-meet. Ba't ka pumayag na iabot niya? Pera lang po. James Agustin, GMA News. Hinihikayat ng non-profit organization na Save the Children ang mga magulang na protektahan ng mga anak laban sa nagtitrending na online challenges. Sabi ni Attorney Alberto Muyot, Chief Executive Officer ng Save the Children Philippines, prone sa online sexual exploitation at abuse ang mga nausong online challenges gaya ng pagpo-post ng mga larawan ng mga bata na may hashtag Drop Your Beautiful Daughter Challenge. Yan ay kahit na nga hindi sexual o sexual in nature ang mga pinupost na larawan. Maari kasing makolekta ang mga larawan sa simpleng pag-click lang sa hashtag. Panawagan ng Save the Children sa mga magulang maging maingat sa paggamit ng social media. Nagbabala po ang Department of the Interior and Local Government at Philippine Statistics Authority tungkol sa illegal solicitation ng mga nagpapanggap na opisyal ng mga nasabing ahensya. Ayon kay DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya, may nagsusumbong na locally chief executives tungkol sa pagtawag o pag-text ng mga nagpapanggap na opisyal ng DILG at PSA. Ang modus operandi ng mga ito, nangangakong tutulungan ang biktimang LGU kapalit ng pera. Inalerto na rin ang PNP-CIDG para mahuli ang con artists. Nauna nang naglabas ang DILG ng public advisory noong July. Hinihikayat din nila ang publiko na i-report ang mga ganitong insidente sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.
I am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, patuloy po nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang isang binabantayang low pressure area. Namataan ang pag-asa ang nasabing LPA sa layong 515 kilometers northeast ng Kasiguran, Aurora. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Bukod sa LPA, nakakaapekto rin ang hanging habagat sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na oras, asahan ang ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Posible po ang malalakas na buhos sa ilang panig ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Mindanao. Asahan din po ang ulan dito sa Metro Manila ngayong hapon at mamayang gabi. Yan naman ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo. Good morning! Good morning! Bisita kami. Oh my Serious? Yan ang reaksyon ni Glyza De Castro sa regalo ng Irish boyfriend na si David Rainey. Isa itong full body pillow na naka-imprenta ang full body photo ng nobyo. Grateful naman si Glyza dahil kahit magkalayo, ay humahanap pa rin ang paraan ng nobyo na sorpresahin siya. May bagong single ang Kapuso OST Princess Hannah Persilas. Out of her comfort zone, Anya, ang kanta dahil karaniwang mga balad ang mang kanta niya. Makaka-relate daw ang mga kabataan sa beat at theme ng kanta. Blessing din daw ang bagong single dahil nakapag-record pa rin siya sa kabila ng pandemya. Feeling blessed din si Precious Lara Kigaman sa tatlong anak nila ni Marco Alcaraz. Sa kanyang IG post, makikita ang cute poses na magkakapatid na sina Noah, Tobias, at ang latest addition sa family na si Baby Moses. Anya, 9 years ago, pinagdarasal lang niya na magkaroon na anak. Pero ngayon, meron na silang tatlo. Katatibayan, GMA News. At naway na busog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Mag-subscribe lamang sa youtube.com/GMA News. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At mga kapuso, 72 araw na lang. Pasko na! Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Raffy Tima. Ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.